Hello, what's up? This is Cotman back again for another video. Ang pag-uusap natin today is, well, welcome to the Boring Tech Podcast. Yes, this is gonna be a boring topic, but if you are willing to listen, okay lang din naman. Mas baka may mapulot po kayong konting information regarding sa mga technology, especially smartphone, kasi smartphone ang general na mga topics natin dito. So, our topic for today is, gusto ko i-address itong question na to. Meron ba talagang budget gaming phone? Yun ang pinaka-common na tanong, ay budget gaming phone. Meron ba talaga nun? So, kung interesado ka, let's start. So, budget gaming phone. Hihimay-himayin natin yung word na yun, ha? Yung tanong na yun, yung meron ba talagang budget gaming phone? Unang-una, sa budget user standpoint, yung point of view ng mga budget user. Para sa kanila, merong ganon, syempre. Kasi syempre, kailangan nilang i-adjust yung pera nila, yung budget nila, yung pinag-ipunan nilang pera para sa kanilang mga smartphones, and gusto nila nakakapag-game doon. And by definition, meron para sa kanila na gaming phone as long as, take note, na nakakalaro sila doon ng game. Actually, for most budget user na nakilala ko as a technician na encounter ko ng mga tao, para sa kanila, basta nakakapaglaro na sa isang smartphone nila, sa smartphone nila nakakapaglaro kahit pa low-end yung mga games like Flappy Birds, Angry Birds, dati yung kasikatan ng Plants vs. Zombies, and what else? Clash Royale, Clash of Clans, and Mobile Legends, pero naka-low settings. Para sa kanila, pag nakakalaro na sila ng ganon sa smartphone nila, they consider it already na budget gaming phone, or actually tinatanggal na nga nila yung word na budget. Ang tawag doon nila doon, gaming phone. Well, hindi naman sila mali dun sa assumption na yon. Unang-una kasi, gaming phone, ibig sabihin nakakapaglaro ka ng game sa phone. So, kung nakakalaro sila ng game sa phone, kahit pa budget yung phone, that's actually can be considered, although may air quotes, considered na siguro yun na pwede na consider as gaming phone because they can game on their phone. Yun yung logic ng word, di ba? Yun yung standpoint ng mga budget user, and hindi natin pwede tanggalin sa kanila yon. And tingin ko rin naman, tama rin naman yun in a way. Pero, papaliwanag natin naman yung mga technicalities naman doon. Soon. Wait lang. Lipat tayo sa mga rich kid standpoint. Sinulat ko na yung mga pointers para hindi ako maligaw. Okay. So, rich kid standpoint. Para sa kanila, walang ganon. Walang budget gaming phone. Kasi, para sa kanila, flagship level dapat pag sinabing gaming phone. The chipset must be a beast. Beast as in halimaw pagdating sa performance. Sobrang RAM. Tapos AMOLED na nga yung screen. Meron pang hanggang 144Hz pataas na screen refresh rate. And then touch sampling rate. Hahataw ng 1,200, 500 to 2,000. I don't know. Basta, lagpas 1,000 yung touch sampling rate. And what else? Ano pa bang dapat? Pang malupitang cooling system. Siyempre, pag gaming phone, it has to have pang malupitang cooling system. Hindi dapat nag-overheat, hindi na dapat nagpe-performance throttle or thermal throttling kapag kalagitnaan ng mabigatang laro, especially sa mga heavy games. So, para sa kanila, ganun talaga dapat ang gaming phone. And they are also not wrong. Tama naman din sila. Yun naman talaga ang standard. Okay? Pero, ito ang tamang standpoint dito. Okay? As an advanced user, kay budget user ka, okay? Take note, advanced user. Ibig sabihin, naiintindihan mo yung mga advanced na terminologies, mga requirements, technicalities ng isang gaming device. Phone man yan, PC or anything. Focus tayo sa phone, sa smartphone, sa Android or iPhone, basta phone. Kung advanced user ka, it doesn't matter kung budget user ka or rich kid user ka, okay? Naiintindihan mo yung specs, naiintindihan mo yung kayang gawin ng specs. Ito ang tamang pagtingin sa mga gaming phone. A gaming phone should have, yun nga, halimaw na chipset, halimaw na graphics, GPU. Ang chipset siguro, dapat umahataw ng 3 GHz pataas. Dapat 3 GHz frequency pataas. And then, yung mga supporting frequency niya around 2.8, 2.6, hindi bababa ng 2.5 GHz hanggat maaari.
Okay? Yun ang talagang mga gaming chipset. I think meron pa rin naman yata hanggang ngayon ang Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 is ang pinakamababa niya is nasa 2 GHz pa rin yata. So, technically hindi pa talaga fully ano ang Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, but the strongest chipset right now is the Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 and tinalo niya ang Bionic A16. Just in case na hindi mo pa napapanood or hindi ka aware sa info na yun, panoorin mo na lang yung review ni Geeker One sa channel. Meron siyang latest na comparison ng Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 and the Bionic A16. So, panoorin mo, mas comprehensive doon, mas technical talaga doon. So, unang-una yon chipset, dapat nasa 3 GHz at least. Kung kayang itaas ng 3.2, 3.4, 3.5 GHz, much better kasi yun na talaga ngayon ang mga halimon ng mga chipset. May ganong processing power, may ganong GPU, may ganong CPU at may ganong frequency. 3 GHz pataas ng 3.5 GHz at least. It's beast. Yan ang beast. Malimaw talaga yan. And then, sa RAM, minimum na dapat ang 8GB RAM. Pero preferably na ngayon, sobra-sobra dapat ang RAM mo. Around 16GB RAM. 16GB RAM. Whew! Tindi nun, no? And then, there's the other one na sobrang daming buttons. So, yung normal mo na screen, makakapagpindot ka ng touchscreen na yan. Pero, yung mga gaming phone ngayon, mayroon mga buttons dito sa mga gilid. Sa mga gilid ng phone nila dito. Yan, yung tag doon is parang at capacitive touch yun na kapag pinipindot mo, nagre-react siya. Yung ibang phone naman, like sa ROG yata yun, kung tama ang recollection ko, mga buttons talaga, literal. Buttons talaga sa gilid. As in, may pipindutin ka para lumabas yung mga buttons and then mapipindot mo. So, gaming phone na gaming phone yung features. Talagang pandagdag ng mga pipindutin mo at para lahat accessible, lahat ng control. Pwede mong pagsabay-sabay ng mga daliri mo doon. Also, dapat cooling system. Cooling system dapat kaya niyang i-maintain na around 40 to 42 degrees Celsius lang. Pababa. Pag tumaas ka ng 43, 45, 40, ibig sabihin, hindi na maganda ang ano na naibibigay na siguro na servisyo ng cooling system niya. So, that's gonna be a different... sa ngayon kasi, dahil nga matataas ang frequency ng gaming phone, dapat masyadong ma-aggressive din, dapat aggressive din ang cooling system ng phone. Kasi, ganong kainit, ganong kalakas kasi yung power niya, ganong kainit ang kaya niya i-produce na init, dapat aggressive na rin ang mga cooling system. Dapat standardized na yun sa lahat ng smartphone ngayon. But, usually, mga flagship, no, mid-range. Actually, meron na mga mid-range, pero hindi ganun ka-aggressive yung mga mid-range cooling system. But, going sa mga flagship smartphone, ilan din lang ang aggressive talaga na cooling system. I think the Nubia Red Magic Pro, 8 Pro yata yun, tama ba? Yes, may ano siya, may fan sa loob. Yes, the ROG smartphones, may mga fan sa loob. I don't know what else, kung ano pa yung mga electric fan sa loob. Kung hindi nyo naiintindihan yung fan, electric fan na lang para basic ang pagkakaunawa. May mga electric fan sa loob. So, dapat may ganon. May mga fans. That's aggressive cooling system talaga. Hindi lang cooling pad yung inaasahan niya. Meron pa siyang mechanical fan na nagbabato ng init papalabas ng katawan ng smartphone. And then, there's that AMOLED screen refresh rate na merong 122 pataas. 144, meron pang 350 screen refresh rate, so on and so forth. Pero, standard na ngayon, dapat minimum 120Hz. Hindi na rin ganun kasmooth kasi daw sa iba. Sa akin, smooth pa rin ang 60Hz. Pero sa iba, talagang yung mga malulupit yung eyesight. Yung kitang-kita nila yung pag-blink ng 90 times ng screen in 1 second. Kasi pag sinabing 60Hz refresh rate, that's 60 blink. 60 na nagbi-blink, 60 times na nagbi-blink ang refresh rate ang screen in 1 second. Okay? Isang segundo pinag-uusapan natin dito ha. And then the 90Hz is na 90 times na refresh rate, nagre-refresh yung screen, and then 120 times. So, some people or a lot of people claim na kaya nilang makita yung difference ng 90 and 120. Siguro, I don't know, talagang siguro may ganun talaga mga tao na kaya nila yun. But, okay. Pero yeah, it does make it feel more battery. Kasi tulad dito, 120Hz screen refresh rate ni iPhone and may Lenovo Legion na charge ko ngayon. Kaya no choice, gamitin ko yung iPhone muna. And the Lenovo Y70 is meron 144Hz screen refresh rate. But honestly,
pag tumapak na ng 90 Hz, 90, ilabas na natin dito yung 60. I-start tayo sa 90 to 120 to 144 Hz, hindi ko na masyado ma-distinguish yung difference. I don't know, mata ko lang siguro yon kasi meron akong astigmatism na talaga na matapang. Malakas na masyadong astigmatism ko. Kaya medyo hindi na ako tumatanggap na masyadong maliliit na sosolder rin sa board kasi... Yeah, that's another problem sa edad ko. I'm going 40 na. 40 years old, yes. Just in case na hindi ay kayo aware. Yun. Medyo, hindi ko talaga ma-distinguish yung difference masyado ng 90 to 120. Actually, 144 Hz yung Lenovo Y70 eh. Hindi ko ma-distinguish yung difference masyado. Siguro, 144 at saka 60, may konti siguro. Makikita ko ng konti yung smoothness difference. But, starting from 90 to 144, hindi ko na makita eh. But if you can see it, I'm happy for you. Talagang siguro worth it na bumili ka nun kasi kitang-kita mo. I don't know. Yun, isa yun. And then the 1,000 plus na touch sampling rate, kailangan meron ganun. Kasi syempre, sa dami ng daliri mo na pinipindot at the same time, sabay-sabay, dapat kasi ganun kabilis din yung kayang saluhin ng screen. Yun nga, yung touch sampling rate. So, parang refresh rate din yon sa screen, yung sinasabi ko nina, 90, 120, 144. Ganun din sa touch sampling rate. Pero ang inaabangan niya sa touch sampling rate is yung touch mo, yung dampi ng daliri mo sa screen. Which is good. So, yun yung mga gaming features dapat ng isang gaming phone. Okay? And then, what else? Battery. Dapat minimum of 5,000 na ngayon eh. Dapat nga, umakyat na tayo at this point. Ilang taon na tayo na stuck sa 5,000 eh. Iilan pa rin na nakikita ko hanggang ngayon na mayroong 6,000. And as far as I can remember, isa pa lang din yata ang naalala ko na mayroong 7,000 na battery na hindi rugged phone. I know rugged phones right now, kaya na hanggang 10,000 pataas eh. But ilabas natin yung rugged phone sa story, yung mga typical na tinatawag na gaming phone. Tecno Pova 2 lang yata mayroong 7,000 or was it Tecno Pova 3? May 7,000 mAh na battery. Yeah. Medyo majority, okay, alam ko mayroong mga ilan na may 7,000 na mAh na battery na tinatawag na budget gaming phone, but majority sa market is around 5,000 pa rin, na stock sa 5,000. I don't know why, but kaya ni Tecno yung 7,000, but hindi kayang gawin nila Samsung, hindi kayang gawin ni Xiaomi. May Xiaomi, tell me nga, meron bang Xiaomi smartphone na gaming phone kinoconsider na ng mga users? And even Xiaomi, kinoconsider nila na gaming phone yung phone na yun na merong 7,000 mAh battery. Meron ba? Let me know kasi hindi ko kabisado. Hindi ko naman kasi kilala lahat ng smartphone eh. At least yung nakikita ko lang at nababasa ko sa mga balita, yun yung kinoconsider ko na alam ko. Siyempre hindi ko alam. I'm not a genius and hindi ko rin nakikita lahat. Okay? I just happen to know some stuff. And sinishare ko sa inyo yung mga alam ko. Battery. Sa battery, dapat medyo masyadong maganda yung technology ng battery. Ang pinaka-viable yata ngayon na battery technology is yung hinahati nila sa dalawa ang 5,000 mAh, nagiging 2,500 na lang. And then, mas mabilis ang nag-charge nga naman at hindi nagiging cost ng overheating. Napakaganda pong implementation yun, pero it's not enough talaga. We, as a user, mas kailangan natin yung more than 5,000. Preferably, akyat sana this year or sa next 2 years from now, umakyat na tayo ng 10,000 mAh. I hope, but I don't see it. Walang masyadong breakthrough. Last breakthrough was the graphene battery daw, the graphene battery, but it is so expensive to manufacture. Masyadong mahal. And until now, I'm still waiting. Magpo-4 years na ako sa YouTube, I'm still waiting na i-release yun. Finiture ko na yon, binanggit ko na yon. First year ko pa lang sa YouTube. Wala pa rin yung graphene battery. So, yun. Merong narinig ako na graphene cooling system, which is maganda daw, but I'm still waiting for the graphene battery talaga. Gusto ko talaga makita. And bago man lang sana ako tuluyang mawala sa YouTube, tumanda na kasi ako ng tuluyan, is sana maabutan ko yung graphene battery na yan na kaya ng 10,000 mAh ng hindi na nag-charge ng aabutin ng 1 hour. Like, sabi daw, 3 minutes to 5 minutes lang, tapos na yung 10,000 mAh na battery. I hope maabutan ko yun, but as far as technology goes and the, I don't know, the news, the breakthroughs, wala eh. More on, inaano lang nila eh, ang sobrang liliit ng advancement ngayon, no? Parang bumagal na yung pag-advance ng mga technology sa smartphone. Okay, hindi na masyadong exciting, konti na lang ang
nag-experiment ng designs, konti na rin na lang din na nag-experiment ng features, hindi na ganun kano eh, parang pagkakamukha na lang ngayon ng mga smartphones eh, no? Pero balik tayo sa pinaka-topic na nawala na naman talaga ako. So meron ba talagang budget gaming phone? Like I said, boring tech ito, I'm sure no bored yan na balik tayo sa mismong topic. So meron ba talagang low-end gaming phone or budget gaming phone? Well, ito yung pinaka-baseline dyan. Para sa mga budget user, as long as, siyempre ipaglalaban nila yun na yun lang kaya kasi nila, kaya tingin nila sapat na yung smartphone. Ako actually, nandun ako sa stage na yun na para sa akin, hanggat nakakapaglaro ako, sapat na yung, like kunwari, nung binili ko yung Infinix Note 8. Tandaan nyo, sa mga matatagal na rito, tandaan nyo, yung kauna-unahang smartphone ko yata na binili gamit ang sahod ko sa YouTube, yung Infinix Note 8. I have considered it, 8,000 pesos lang yun ang time na yon. I have considered it as a budget gaming phone kasi yun yung budget ko eh. So I saw it as a budget gaming phone. And I don't think mali ako nung inassume ko yun noong time na yun. And until now, and even nakakabili na ako ng iPhone, and nakakabili na ako ng ganun, I still consider it as a budget gaming phone. Why? Kasi nga nakakapag-game ako sa phone na yun. Yun lang naman ang root word, okay? But of course, the advanced user in me, alam ko naman, sa likod ng utak ko, kahit nung time na yun, ng 2020 nga yata yan, year 2020, at the back of my head, talaga iniisip ko na hindi yun yung talaga ang gusto kong gaming phone. Hindi yun sapat. But, given na yun ang budget ko, I have considered it as a budget gaming phone na lang. But like I said, emphasis lang sa hindi yun sapat. Kasi naiintindihan ko na yun lang ang may limit itong phone na to. Okay, itong Infinix Note 8 na to. So, meron po talagang low-end gaming phone. Okay? Pero, gusto ko sanang ipa-absorb sa mga low-end at budget user dyan na pinagpipilitan yung gaming phone na yon. Please, para sa'yo to, na ikaw na pinipilit mo ang budget gaming phone. And I know how it feels. Alam ko yung point of view na yon. Wag naman po tayong mag-expect ng flagship level like Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 level of performance kung below 10,000 pesos lang naman yung smartphone natin, no? Be realistic naman po. Meron pong napakagandang reason, napakalaking reason bakit mas mura ang phone natin below 10,000 pesos at bakit yung 8 Gen 2 is nasa 30,000 pesos pataas ang mga price. I think the Samsung S23 Ultra is 103,000. Yung base model pa yun yata. I'm not really sure, pero 103,000. May reason po bakit 103,000 yung Ultra ni Samsung and then yung budget phone natin na gaming phone na tinatawag natin is nasa below 10,000 pesos lang. And even if yung pinakamurang yung Red Magic 8 Pro na nasa 30,000 lang daw, still 30,000 versus 10,000 is still a wide gap. Okay, there is a reason why gaming phone on our 10,000 budget level is a budget level. Okay? Huwag naman po tayong magpanggap na may siguro pag tinweak ko to, pag ni-root ko to, nag-root ako, nag-custom ROM ako, ano pa bang pwedeng gawin? Mag-i-install ako ng kung ano-ano mga optimizer, RAM booster, CPU booster, blah blah blah, or mag-i-enter ako ng code sa set edit na app is magiging Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 na yung performance ng aking Helio G99, Helio G96. Wake up, boss. Wake up. Hindi po yan ang reality. Huwag po tayong mabuhay sa panaginip na hindi naman talaga magkakatotoo. Okay? Tayong mga budget user, ilagay lang po natin yung expectation natin sa presyo ng phone natin. Ilagay lang po natin ang expectation natin sa presyo ng phone natin. Huwag naman po tayong masyadong aggressive sa pagmo-modify ng smartphone natin na at the end of the day, nasisira na pala natin yung phone natin. Sabi nga sa isang comment section, hindi ko tanda kung ano yun, and maybe galing din ito sa, parang narinig ko rin ito na sinabi ng isang YouTuber, not really sure. Ito yung quote, if we change the way how we use the phone, our gadget, if we change how we use our smartphone, the more mong binabago yung smartphone mo, nilalayo mo siya sa original niyang kayang gawin lang, nagkakaroon yun ng complication, nagiging problema siya instead na maging mas better. Yes, magiging
better siguro siya for the first few days, weeks, but pinapaikli mo yung kanyang buhay overall. Kasi nga, in-overclock mo, ni-root mo, kinostomro mo. Yeah, it's exciting. Na-enjoy, pinadaanan ko po yan, promise. Na-enjoy ko yan for what? A month or two? Kaso nga lang, nung parang habang tumatagal, kasi nga binababad ko na siya sa, lumalagpas na ako sa threshold niya, na-overclock ko na siya. From dati na, alam ko, 2.2 GHz lang, kasi luma na yun. Mga 2.2 GHz lang yata ang highest noon na clock speed ng isang Android smartphone. Sinasagad ko siya para makita ang 2.5 to 2.8 GHz. Ang lakas din uminit. And after 3 months yata na bumigay yung board, and I tried to recover it, pero nawala na talaga. So I ended up na ibalik siya sa dati, gumastos ako ng konti, and then I try na dispatchahin siya, ipaswap or something. So wala rin ako mapaswapan kasi wala namin may gusto ng gano'n na may pinagdaan ng smartphone. So it's not really a good thing. Ika nga, pinupush mo sa limit. Kaya nga, gano'n lang ang presyo niya kasi may limit siya, okay? So, yun. Ito lang isa pa, bago tayo matapos kasi nasa 20 minutes mark na tayo, alam ko na uumay na siguro kayo makinig. Ito pa, gusto kong iset nyo lang ha. Ano yung mga downside ng pagbili ng mga budget gaming phone? Ano ang mga downside, okay? Emphasis. Ano ang mga downside ng pagbili ng mga budget gaming phone? So, sinulat ko na rito. Sabi ko rito, performance, pag budget gaming phone, this I'm talking about 10,000 pesos pababaan ng mga smartphone. Performance is limited, okay? What I mean about performance is limited is yung frequency ng chipset, yung CPU, is sobrang baba. Like, budget phone, gaming phone, ano ba ang frequency ng G99? I think nasa 2.4, 2.5 gigahertz. So, yun. Or 2.2. Something like that. I don't know. Basta nandun. Basta ang pinaka bottom line is, kapag bumili ka ng budget gaming phone, yung performance niya is limited. Okay? Limited din yung frequency. Hindi malabong umabot niya ng 3 gigahertz. Kasi nga doon lang talaga siya. Yun yung budget gaming phone. And then the second one is, yung RAM is barely enough. Okay, pag budget gaming phone, typically 6GB to 8GB. I think nagiging common na yung 8GB, which is good. But yung RAM technology niya is mababa. Kahit pa sabing 8GB yung RAM, meron po tayong tinatawag na LPDDR. Mga uri ng RAM to ha. LPDDR 3, 4, 5. I think nasa papunta na tayong 5 kasi meron, or nasa 5 na tayo ngayon. LPDDR5X. Something like that. So, yun po yung mga technology. So, hindi lang po RAM ha. Pag sinabing RAM, hindi lang yung RAM na 4, 6GB RAM, 8GB RAM, 16GB. Hindi po. Hindi porket 8GB RAM yan is kasi same lang yan ng ibang 8GB RAM ng flagship smartphone na mayroong chipset na Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. I think 8 Gen 2 is LPDDR5X or 4X. Something like that. Correct me if I'm wrong na lang. Hindi ko masyadong tanda yung ano, kasi ang haba ng ano, technicalities, mga jargons na yan. Mas mabili, hindi po ibig sabihin na pareho kayong 8GB RAM ng Samsung S23 at ng Helio G99 mo. Is pareho po yung technology na yon. Mas mabilis po ang 8GB RAM ni Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 kaysa 8GB RAM ni Helio G99 kasi magkakaiba po sila ng uri ng RAM ng technology. Parang micro SD card. Ayun. Ang 120 gig ng micro SD card na class 10 ay around 10 Mbps lang per second. Pero ang 120GB na may V30 na class is hahataw ng around 30 to 100 Mbps depende sa speed at saka quality. So, nakikita nyo na kahit parehong 120GB ang mga micro SD card, titingnan mo kung anong class yon, iba-ibang technology, magkakaiba yun ng speed. Same goes with RAM. Okay, hindi porket pare-parehong 8GB RAM yan, is pare-pareho ng speed. Magkakaiba pa rin po yan. Titingnan mo kung anong generation siya, LPDDR3, 4, or 5. Yun na yata ngayon. Wala na yatang 2, meron pa ba? Sa mga lumang model na siguro. Pero LPDDR3 and 4 and 5 na yata ngayon. Umiikot. So, RAM is barely enough. Yung speed, ang tinutukoy ko rito. Build quality is subpar. Yun, sa pa yun. Flagship versus budget is mostly sa budget. Plastic lang ang build. Mostly plastic. Yun lang naman yata yun. And sa flagship smartphones like sa Samsung, iPhones, Xiaomi 13 flagship level, is I think mga aluminum yung parts, glass.
ceramic, may tinatawag pang ceramic. So, iba yung build, iba yung bigat, iba yung quality overall. So, that's the difference din sa pagbili ng budget gaming phone versus talagang mamahaling gaming phone. And then, ito pa ang downside sa mga budget gaming phone. Ha? Budget gaming phone, pinaka-common downside is yung software support. Bihira sa mga budget gaming phone ang nakakaranas na makatanggap pa ng isang software Android upgrade. Android upgrade. Okay, kunwari, Android 12 mo siya nabili, bihira. Hindi ko sinasabing zero chance, pero sobrang bihira, like 1 to 5% chance lang out of 100 na nakakatanggap ang isang budget phone below 10,000 pesos ng another Android version. And if makatanggap ka nga ng Android 12 to 13 or 11 to 12, kung ano man doon, makatanggap ka ng isang upgrade. Hindi update ha, hindi security patch. Upgrade, Android 12 to 13, akit ka talaga ng Android version. Ang epekto noon, ang kapalit noon is performance. Mas hirap yung smartphone. Kasi yun nga laging pinapaalala ko sa mga budget gaming phone na bawat upgrade, kung nakakatanggap kayo ng software update, software upgrade, may kapalit po yun na performance demand. Okay? Mas mataas na Android version, mas mataas ang RAM demand, mas mataas ang CPU demand. That means, posibleng gumapang yung smartphone mo sa performance level. Like, siguro, sa pag-Facebook mo, Messenger, di mo masyadong ramdam. Pero pag sinabay-sabay mo na siya, ang dami mo nang inopen, and then sa background, naipo na sila, or sa gaming, makikita mo na mas umiinit yung phone, mas naghihingalo yung signal, mas, what else? Frame drops, lag, ang daming reason na. So, gagawin mo pag budget gaming phone lang gamit mo, budget gaming phone is huwag masyadong mag-rely or huwag mo na masyadong pangarapin na makatanggap pa ng Android update or upgrade. It's not really worth it. Pero sa mga flagship smartphone naman, mga talagang Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 Gen 2, Dimensity 8100, Dimensity 9200, kaya pa nila yun tumanggap ng another version ng Android. Kasi kung mas demanding naman ng konti yung bagong Android version na natanggap, yung upgrade, kaya pa rin naman nilang i-handle yun. Kasi talagang antaas ng frequency level nila at antaas ng performance na kaya nila pang ibigay. So, meron pa silang maibubuga. Hindi mo ramdam agad nagagapang sila. Siguro, another 2 to 3 years, doon siguro mararamdaman mo na ng paggapang ng chipset na yun. But, within the next 1 to 2 years, hindi mo ramdam yun nagagapang. Unless na lang kung talagang may problema yung software, may bugs, ano na, mga issues, doon, problema talaga yung software upgrade. Pero, yun yung difference, yung malaking gap na yun. Basta, expect nyo, budget gaming phone, hindi po yan, hindi naman sa hindi. Bihira po yan makakatanggap ng Android upgrade. Hindi update, iba po yun, hindi rin security patch. Upgrade, like aakyat ng 12 to 13. Bihira. Hindi ko sinasabing hindi, hindi ko sinasabing zero chance, bihira. Sobrang bihira. Okay? And swerte mo kung isang phone mo sa ganun. And I don't consider actually na ako swerte yun. Kasi malamang, gagapang din yung phone mo dun sa upgrade na yon. Hindi man ngayon, baka sa susunod na mga buwan. Mark my word. And then, yon. Budget gaming phone issue. Na-test ko na to. Dami ko ng test sa mga recent. Yung POVA 4 ang naging actually POVA 4. And then kinompare ko siya sa mga flagship level ng mga chipset ng Qualcomm. At saka yung mga mid-range level naman na Dimensity Series 900 series ng MediaTek. And Helio G99 nangungulelat po sa signal reception. Mas mababa po talaga or mas mahina sumagap ng mobile data signal ang mga budget smartphones. Tested na po yan, ilang test na pinakita ko, and I hope na sana sa mga nanood is medyo mas naliwanagan kayo na kapag bumibili kayo ng budget smartphones, gaming man yan o hindi, for gaming o hindi, expect nyo na hindi siya ganun kalakas sumagap ng mobile data, and even sa wifi. You can try for yourself. Hanap kayo ng flagship smartphone sa kapitbahay nyo or mas mataas na chipset sa smartphone ng kapitbahay nyo, and then i-test nyo yung mga Helio G96, G99 nyo. Tingnan nyo yung difference gap. Okay? Hindi po yung kasalanan ng SIM. Hindi laging kasalanan ng SIM card. Hindi laging kasalanan ng network. Kasalanan din po yun ng kakayahan lang o ang capacity lang or limit lang na kayang gawin ng inyong smartphone. That's the budget problem. Budget smartphone problem. And finally, the cost of repair. Madalas sa mga budget smartphone, kapag nabasag ang smartphone natin, yung
bayad sa pagbili ng pyesa and then bayad sa technician, sa aming mga technician, halos malapit na sa presyo ng smartphone nyo. Like last year, nung huling tanggap ng shop, doon sa shop na inano ko na nabasag ang smartphone, ang screen niya. Ang phone is nagkakahalaga ng 8,000. And yung gagastusin niya pagpapagawa ng LCD kasi nga wala siya mahanap. Di ko tanda yung exact model ng phone pero Xiaomi yun eh. Aabot ko lang ng 6,500. So, konti na lang idadagdag niya, makakabili na siya ng bagong smartphone. And sa Poco X3 group ng Facebook, meron doon nagpagawa, nagpost siya ng resibo. I'm not sure, alam ko in-screenshot ko yun, try ko hanapin. Pero nagpagawa siya ng kanyang Poco X3. I'm not sure kung anong exact model ng X3 yun. X3 Pro ba? Or X3 Plain? Basta Poco X3 yun. Ang ending, halos 1,000 na lang ang difference gap ng presyo ng repair. Motherboard naman ang issue nun motherboard. Bagong Poco X3 din na unit niya sa papapagawa. Sa service center niya pinagawa. So, that's the problem with budget smartphones. Yung cost of repair, halos kapareho. Pag nasiraan ka ng mga major parts. Major parts lang naman, hindi ko sasabing mga buttons lang. Pag nasiraan ka ng mga major parts, halos kapareho na lang din ang presyo ng phone yung babayaran mo. And hindi practical. Kapag nasira sila para moron, bili ka na lang ulit ng bago kaysa ipagawa mo pa. Basta mga major parts ang sira ha. Hindi ko sinasabi yung mga maliliit lang na parts, buttons, or volume, or charging port. Siyempre, mura lang talaga pagawa doon. Mga around 500 to 800 siguro, pwede na. Misa nga 300, pwede na. May mga tumatanggap na ganun technician. But for the major parts, ibang story. So, yun yung mga downside ng pagbili ng mga budget gaming phone. Hindi ko naman kayo dinidiscourage. Ayoko naman sabihin na dinidiscourage ko kayo na bumili ng gaming phone. If that is on your budget, yun lang talaga ang budget nyo. Yun na yung limit. Yun yung ceiling ng budget nyo. Like I was. Yun na yung ceiling ko dati, Infinix Note 8. I consider it as a gaming budget phone. Budget gaming phone. And I don't consider it na mali. Until now, kahit hanggang ngayon, hindi ko pa rin kinoconsider na mali yung point of view na yun. Kaya ko nang bumili ng gaming phone. Kasi ang pinaka-point lang naman ng pag sinabing budget gaming phone is as long as you can game on your phone. So technically, that is a gaming phone kasi ginamit mo siya for gaming. Pero siyempre, as an advanced user, alam mo dapat na hindi talaga yun yung standard ng gaming phone. A gaming phone should at least be with best frequency ng CPU chipset, 8GB RAM or more, with LPDDR4 pataas, AMOLED display, 144Hz screen refresh rate, 1000 plus na touch sampling rate, cooling system na pang malupitan, incredible battery technology and kung ano pang pwedeng ilagay and extra control siguro and design. Of course, ang design ngayon ng mga gaming phone is kitang-kita mo na, pwede mo nang ipaghiwalay ang gaming phone talaga na focus na smartphone. Pwede mo nang ihiwalay yung design nila sa ibang mga design. Kitang-kita mo na ito gaming phone talaga to itsura. Yung Red Magic 8 Pro, ang ganda talaga nun. I hope makabili ako soon pero expect nyo matagal pa yun. Anyway, yun lang po yung Boring Tech Podcast. I know it's boring. Kasi nga, like I said, nag-umpisa naman ako, binigyan ko naman kayo ng warning. This is gonna be a boring tech-related na podcast. That's why Boring Tech Podcast. So, anything goes. Magkukwento lang ako sa inyo and what my thoughts are, yun lang. So, ayoko nang pahabain kasi feeling ko sobrang haba na nung video. And kung nakaabot kayo hanggang dito sa video na to, let me know by siguro iwan kayo sa comment section ng kung ano ang smartphone na tinuturin nyo na gaming phone. Para sa inyo, yung standard nyo, okay? Hindi ko kayo mamaliit. Kung yun ang standard nyo ng gaming phone, sabihin nyo yung standard nyo ng gaming phone para sa inyo. Okay? Walang mali sa sagot, actually. Basta gusto ko lang malaman kung ano yung gaming phone nyo sa baba. Para alam ko rin na umabot kayo hanggang dito sa dulo ng napakahabang video na ito. Yun lang. So, this is Codman. Kung nakapagtiyaga ka, thank you so much, boss. Sincere po, thank you sa pagtiyaga sa panonood ng mga boring kong videos. I'll talk to you again soon. Balik ka. I'm out.